Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa, Basta Radyo, i-bandera mo. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera, iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Radyo Bandera, COVID-19. Iba bandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports. Bandera Reports. Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capital Reports. Local, Regional, National, and International News. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Radyo Bandera, COVID-19 Alert! Magandang hapon, lalawigan ng Palawan. Magandang hapon, lungsod ng Puerto Princesa. Magandang hapon mga kabandera, ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-30 sa buwan po ng Setyembre taong 2020. Bandera Reports Afternoon Edition. Tayo ngayon po sa bayan ng napapakinggan sa buong nalawigan ng Palawan, simula po norte hanggang sur. At tayo din po ay napapanood sa telebisyon sa Channel 40 at sa ating pong Facebook Live sa Radyo Bandera Philippines at ang Bandera News TV Philippines. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa pangalan po ng buong puwersa ng Radyo Bandera Philippines Incorporated, ako naman po ang inyong lingkod, Ed Agaram. Bandera Reports Afternoon Edition. Ay mga kaibigan, alas 4:12 na po ng hapon at ang oras pong yan ay hatid po sa atin ito ng DTX 500. Kung mahina na ba si Manoy at wala na pong gana kay Mrs., baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay meron pong powerful phytochemicals at antioxidant galing po sa ampalaya at the sugar cane. Ito po yung mga organic compound na epektibong panglaban sa sakit na diabetes. DTX 500, nagpapababa po ng inyong pong blood sugar, kaya wag nang hintayin pang maapektuhan si Manoy. At ang inyong pong sex life, ibalik ang gana, lakas at tagal sa kama, mag-DTX 500. DTX 500, mabibili na po ulit sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bandera Reports Afternoon Edition. Ay mga kaibigan, sa araw po ng bukas sa October 1 ay tuloy na po yung pagbubukas po na upang tanggap ng mga turista ng lalawigan po ng Palawan, ha, lalong-lalo na po dyan sa bayan po ng Curon at sa bayan po ng El Nido mga kaibigan. Pero kailangan lang po nating dumaan muna sa dito po mga kaibigan sa RT-PCR test o yung swab test mga kaibigan. At kung kayo po'y mapatunayan na negatibo, no, sa sintomas po ng COVID-19, ay hindi na po kayo sasailalim pa sa 14 days quarantine. Napakaganda po ito, ha? Bandera Reports Afternoon. Kasi talagang ano na eh, humina na po yung turismo ng lalawigan ng Palawan. Hindi lang Palawan, ha, maging yung buong bansa. Dahil alam po natin na yung Pilipinas, mga kabandera, yung talagang pangunahing puntahan ng mga turista ng mga kaibigan. So, araw po ng bukas, ha, alamin po natin kay mamaya, siguro kay Mayor Lim ng El Nido, kung ano na po yung kanila po mga planong gawin dyan. O kung di naman kaya po si Mayor Lim, si Mayor Marjo Reyes na lang po, no? Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala mga kabandera, alas 4:14 na po ng hapon at sa pagkakataong ito, puntahan muna natin yung ating mga live reports. Bandera Live Report.
Unahin po natin yung pumbayan po ng Nara kung saan kaso ng vehicular accident sa bayan ng Nara tumaas ngayong buwan ng Setyembre. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Sparsase, ibantera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon, muling tumaas ang record ng aksidente sa kalsada sa bayan ng Nara ngayong buwan ng Setyembre. Sa talaan ng Nara PNP, umabot ng 15 vehicular accident ang kanilang na-encounter ngayong buwan. Kung tutuhusin, higit na mas mataas pa ang bilang nito kung isasama ang mga nangyaring arigluhan at aksidente na hindi na napatala pa. Ito ko'y ikukumpara sa nakalipas na buwan ng Abril hanggang Agosto na umabot lamang sa 5 hanggang 6 na vehicular accident ang naitala. Isa sa tinitignang dahilan na nang muling pagtaas nito ang muling magdaluwag o muling pagluwag sa mga mamayan na lumabas sa kanilang mga tahanan para bumiyahi at magtrabaho. Kung titignan na bumaba ang aksidente noong buwan ng Abril hanggang Agosto, ito'y dahil sa ginawang paghihigpit ng pamahalaan na dahil sa pandemya, matapos lang isailalim sa quarantine ang ilang mga lugar sa bansa, kabilang na ang bayan ng Nara, na dumaan din sa ECQ at MGCQ kung saan sa halos walang pinayagang lumabas ng kanilang mga tahanan. Samantala, sa mga subalit sa pagpasok ng buwan ng Agosto, subalit sa buwan ng Agosto at Setyembre, lumuwag muli ang galaw ng tao kaya muling umakyat ang aksidente sa lansangan. Ayon sa mga otoridad, halos normal na lang ang ganitong bilang ng aksidente sa bayan ng Nara na umaabot ng mahigit 10 buwan-buwan kung saan tumaas pa ito hanggang 20 sa pagsapit ng buwan ng Disyembre tuwing Pasko at Bagong Taon. Kaya muling paalala ng mga otoridad, dubling pag-iingat pa rin sa mga nagmamaniho ng anumang behikulo upang di na mapasama pa sa talaan ng mga aksidente sa lansangan. Yan ang report mula dito sa Radyo Bandera Nara. Spark Sassy para sa pinaka-respetado. The news in current affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, kabanderang Spark Sassy mula po dyan sa Radyo Bandera Nara. Samantala, oy, magandang hapon muna pala kay Mama Rose Galas na nanonood daw po sa may Australia. Kay Ma'am Kingking Grueso at Ma'am Kingking Grueso uli. Magandang hapon po si Ma'am Kingking Grueso, mga kaibigan, kahit saan po ano yan. Programa ng bandera ay lagi yan po, lagi po nakantabay. At ganoon din po kay Mama Rose Galas, magandang hapon. At hindi ko alam din sa inyo kung ano ba yan, sa Australia. Good morning ba o magandang gabi, ha? Bandera Live Report. Samantala, balikan po natin yung ating pong mga balita, yung pong bayan ng Rojas kung saan Certificate of Acceptance mula sa LGU Rojas bagong karagdagang requirements sa mga returnees. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Japheth Disaka, ibantera mo. Bandera Live Report. Magandang hapon na kabanderang Ed, muling nadagdagan ang mga kinakailangang requirements ng mga returnees bago sila payagang makauwi sa bayan ng Rojas. Sa ngayon kasi hinahanapan na rin sila ng Certificate of Acceptance o Acceptance mula sa LGU ang mga returnees maging mga authorized person outside residence o APOR bago makatungo sa munisipyo. Ayon kay Municipal Information Officer Janiel De Ramos, itayo pang matiyak mano na hilitimong residente ng bayan ng Rojas ang isang LSI. May mga insidente raw kasi na yung mga LSI na Rojas ang nilalagay ng munisipyo kahit hindi sila residente ng bayan. Dagdag pa nito, bago magbibigay ng LGU ng Certificate of Acceptance, kapag makasiguro itong may pamilya na maaaring mag-asikaso sa mga LSI kapag may mga kailangan naman ito sa quarantine facility. Samantala, paalala ng lokal na pamahalaan na dapat makompleto ng mga returnees sa mga hinihinging requirements dahil kapag kulang ito, kabilang ng Certificate of Acceptance ay hindi sila tatanggapin sa munisipyo. Yan yung report mula dito sa Radyo Bandera Rojas, Japheth Disaka, para sa Paris Pitaro. Sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Alright, Japheth, yung Certificate of Acceptance para sa mga ano yan, sa mga taga-Rojas lang. Halimbawa, taga-Rojas ako, pupunta ako ng Rojas, uuwi ako ng Rojas, kailangan pa rin ba ng Certificate of Acceptance, Japheth? O para sa mga LSI o ROF lang yun? Oo, kabanderang Ed, ito ay para sa mga LSI at ROF. Ito yung mga nanggaling sa labas ng lalawigan na uuwi dito sa munisipyo ng Rojas. Kailangan ng Certificate of Acceptance. Patunay na sila ay lehitimong residente ng bayan ng Rojas, kabanderang Ed. Alright, maraming salamat, kabanderang Japheth Disaka. Maraming salamat, magandang hapon, balik yan sa inyo.
Bandera Live Report. Okay, maraming salamat, Japet. At magandang hapon din po uli kay Mama Marilu Binyas Prudente at kay Mama Dinsky Agustin. Alas dos oras ng... okay. Alas dos pala dyan. Ano ba yan, ha? Bandera. Alas sais pala ng hapon. Ng gabi kina Mama Rose Galas. Alright, alas 4:20 po ng hapon, mga kaibigan. Galing po ng Rojas, puntahan naman po natin yun pong bayan ng Quezon, Kwedong, kung saan yun pong hepe ng PNP Quezon naglabas ng pagkadismaya sa ilang kapitan dahil sa hindi pakikipag-cooperate sa kanilang tropa. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Kaiser Gomez Ting. Ginto, ibandera mo! Bandera Live Report! Ed, magandang hapon. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan. Sa buong lalawigan ng Palawan, naglabas ng pagkadismaya si Police Major Bronson Caramto sa ilang barangay captain ng Quezon dahil sa kakulangan naman ito sa kooperasyon sa kanilang hanay. Ayon sa opisyal kadalasan sa ilang kapitan na kanilang kinokontak sa oras na may mga insidente na gaganap sa barangay na kanilang nasasakupan, kung hindi naka-off ang cellphone ay hindi umano ito sumasagot sa kanilang tawag kahit na text kung saan nagpapakilala pa umano siya. Ilang hepe ay mismo lang binabaliwalang ilang opisyal bagay na kinalulungkot ni Major Caramto dahil malaki sana ang may tutulong nito para sa kanilang mabilis na pag-responde. Kaugnay niyan, hiling pa rin ni Major Caramto sa lahat ng barangay officials ng 14 na barangay ng Quezon na makipagtulungan sa kanila lalo na sa operasyong ikinakasa ng kanilang tropa at mga insidenteng nagaganap sa bawat lugar para mapanatiling tahimik ang munisipyo. Yan yung report mula rito sa Radyo Bandera Quezon, kay Sir Gomez. Para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat ka Bandera kay Sir Gomez mula po dyan sa Radyo Bandera Quezon. Bandera Live Report. Magandang hapon kay Mikey Molena Jacoba, no, sa bayan po ng Rizal, nanonood po sila sa bayan po ng Antonino Rojas Palawan. Magandang hapon kay Agustina. Samantala, alas 4:22 po ng hapon, mga kaibigan. Galing po ng Rojas, abante po tayo sa bayan po ng Rizal kung saan yung ilog na dinarayo sa bayan po ng Rizal inireklamo ng mga residente matapos tambakan ng basura. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderan Jay Gamelo, ibandera mo! Bandera Live Report! Tumani ngayon ang samunsaring reaksyon ng isang post ng isang concerned citizen kaugnay sa isang ilog sa barangay Ransam na kung saan isa sa dinarayo ng mga karating bayan dahil sa angking ganda nito. Ayon sa post ni Jerry Gonzalez Balmes, dumayo sa ilog para maligo. Sa caption nito, nakawala ng disiplina ng mga tao ang sisira sa ganda ng ilog. Ito'y dahil sa mga basura na nakakalat sa mismong ilog na tila ginawang basurahan. Kaya nananawagan ng mga residente sa lugar na dapat mabigyan ng aksyon ng pamunuan ng barangay Ransam ang naturang suliranin. Ayon sa mga residente, araw-araw marami ang pupunta rito para maligo. Subalit, pag-uwi ng mga ito ay aasahan ang tambak na basura. Ayon pa sa isang concerned citizen, nanawagan sila na hindi namimintang kung sino man ang pupunta rito para maligo na para maging responsable sa mga kalat nito para na rin sa kaligtasan ng mga residente sa lugar at sa natural na ganda ng naturang ilog. Yan ang balita mula dito sa Radyo Bandera Rizal. Jay Magbano Gabilo para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs. Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. Maraming salamat kabanderang Jay Gamelo mula po dyan sa Radyo Bandera Rizal. Bandera Reports Afternoon Edition. Galing po na Rizal, mga kaibigan, puntahan naman po natin yung bayan ng Brooks Point kung saan yun pong bilang ng mga individuals na nakakwarantine sa bayan ng Brooks Point umabot pa sa 62. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Ted Fajardo, ibandera mo! Bandera Live Report! Magandang hapon, lalawigan ng Palawan. Umaabot pa sa 62 pang mga individuals ang naka-quarantine sa quarantine facilities ng bayan ng Brooks Point, kung saan ito'y kinabibilangan ng 50 LSI, isang APOR at 6 na ROF. Kabilang rin dito ang mga naka-quarantine sa barangay ng nasabing munisipyo, 2 sa barangay Mambalot at 2 rin sa barangay Maasin at 1 sa barangay Ipilan. Ito'y ayon kay Ginoong Danilo Esmerio ng local IATF ng bayan ng Brooks Point na
kapanayam ng news team. Samantala, patuloy pa rin ang pagdating o pag-uwi ng mga LSI, ROF at APOR dito sa munisipyo ng Brooks Point na mahigpit namang binabantayan ng mga health personnel upang masiguro hindi kumalat ang virus at masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. Yan ang report mula dito sa Radyo Bandera Brooks Point, Ted Bajardo, para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Bandera Live Report. Maraming salamat, kabanderang Ted Fajardo, mula po dyan sa Radyo Bandera Brooks Point. Bandera Live Report. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, alas 4:25 po ng hapon. Galing po ng Brooks Point, puntahan naman po natin yung bahagi norte ng lalawigan ng Palawan. Sa bayan po ng Curon, yung pong Social Amelioration Program o SAP 2. Sa bayan po ng Busuanga, ipamamahagi na sa mga benepisyaryo. Sa detalye po ng balitang yan, kabanderang Nol Villarmino, ibandera mo! Bandera Live Report! Magandang hapon, kabanderang Ed. Nagkaroon na ng validasyon at pamahagi para sa Social Amelioration Program o SAP 2 payout sa 8 barangay na nasa sakupan ng bayan ng Busuanga. Ito ang pahayag ng pamunuan at ng MSWDO office. Kinabibilangan ito ng Barangay Salvasyon na may 177 benepisaryo, Barangay Santo Niño na may 57, Sagrada na may 57, Concepcion 95, Bugtong 81, Quezon 31, San Rafael 33, at Barangay Old Busuanga 54 na may kabuang 585 SAP2 beneficiaries. Payout sa 8 barangay na nabanggit. Samantala, ang 6 pang barangay na natitira sa bayan ng Busuanga ay naka-schedule na din sa buwan ng Oktubre taong kasulukuyan. Ayon na din sa MSWDO para sa validasyon, payout ng SAP 2. Ang barangay Bulwang ang nakatala sa October 2, araw ng Biyernes. Samantalang ang barangay Maglalambay at San Isidro sa araw ng Lunes, October 5. Barangay Panlaitan, October 7, araw ng Miyerkules. Barangay Chi sa Biyernes, October 9. At sa barangay New Busuanga naman ay October 12, araw ng Lunes, taong kasalukuyan. Nagbigay naman ng paalala ang Municipal Task Force IATF Busuanga na sundin ang health protocols at panuntunan. Samantala, ang MSWDO naman ay nagbigay ng contact hotline para sa mga katanungan ng mga Busuanginyos. Yan ang ulat mula dito sa bayan ng Coron, Nol Villarmino, para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News, Philippines. Okay, Nol, yung SAP na yan, Nol, magkakaroon yung ngayon nabibigay ulit doon sa mga hindi pa nakakuha dati? Kasi ito di ba yung mga hindi nabigyan nung una? Tama ka dyan, kapatirang Ed, ano? Yan yung mga nakatala ng huli at gusto rin makahingi at ng suporta tulong sa pamalaan, ano? At yun pa rin, kapatirang Ed, 5,000 pa din sa SAP Part 2, pero meron na yung charge sa MLWare na 50. So sa total 4,950 ang kabuang matatanggap ng bawat beneficiary diyan po diyan sa bayan ng Busuanga. Ay naman 'yan kay Mayor Bit Pantes at Pastor Emayo Jonathan David, Kabanderang Ed. Ah, okay, so hindi na yung LGU yung o MSWD ng Busuanga yung magbibigay, kundi doon na nakukunin rekta sa mga pawn shop o sa mga money transfer bond. Tama ka diyan, Kabanderang Ed, kaya nakapila yung ating mga kababayan doon sa itinalagang kanilang pagkukunan itong suporta nila sa kanilang mga mahal sa buhay, kabanderang Ed. Okay, matanong ko lang pala po, maiba tayo ng konti, no? Bukas, October 1, bukas na o papayagan na ng lalawigan ng Palawan na buksan lahat ng tourist destination sa Palawan. Yung bayan ng Curon, kumusta, Nol? So far, wala namang nabanggit sa ngayon, kabanderang Ed, ano? Sa ngayon, wala namang nabanggit na ganong usapin. Kaya tayo nag-aantay lang naman para sa kumpirmado kung meron ba. Pero sa ating pagkakalam, yung bayan ng Ildido sa unang buwan ng Oktubre. Pero dito sa bayan ng Curon at sa ibang bayan dito sa nasasakupan ng Calamianes Group of Islands, nag-aantay pa rin tayo kung ano yung magiging update o status na manggagaling sa mga pamunuan dito sa bayan ng Calamianes o bayan ng Curon, kapatid. Oo nga, medyo ano kasi, Bon, medyo risky kung gagawin kagad ngayon. Pero yung ating mga kababayan dyan sa Curon, sa El Nido, lalo sa Curon, Nol, yung mga, lalo na yung Curon, Nol, kasi ano yan eh, isa yan sa mga talagang tourist destination na pinupuntahan ng mga turista, Nol.
Tama ka dyan, Kabandarang Ed. Yun ang sinasabi ng ating mga kababayan dito na sana wag muna sa ngayon. Dahil meron pa tayong meron pang naiulat, ano, galing na rin sa pamunuan ng Coron PIO. 13 plus 1 yung sa hospital na naka-admit, Kabandarang Ed. Alright. So yun ang inaantabay ng ating mga kababayan at sinasabi na sana wag muna sa ngayon, Kabandarang okay. Ed. Alright. Pag naalala ko yung turismo na, naalala ko yung tourism eh, yung tourism office. Request mo ako kay ano na, kay ano, kay sino yun, ol? Yung mga bata dyan natin, yung mga alaga natin, sino yun? kanina, napansin ni Monglo, ano? Oh. Pero sabi ko hindi yun, sabi ko kamukha niya lang. Oo. Oh. Angir na si Monglo dun eh. Nanghingi ng pagkain. Diyan sa may ano yan, sa may ano. Dahil sa may ano ba na madalas sa Restulin? Minsan nakikita ko sa baba sa restaurant dito sa ilalim ng Restulin. Nagiging pagkain. Pero hindi naman. Pag nakikita rin ni Monglo, na-aware na si Monglo eh. Kasi kinala niya yung bata. Sabihin mo kaya, Tiglo, bigay ng pagkain. Okay sila, magkakasundo sila ang dalawa niya, Nol. Anyway. At ang pagkain, bawal ang problema kay Ma'am Glo, Kabandera Ed. Alright. Maraming salamat, Kabandera Nol Bilarmino. Maraming salamat sa iyo, ha, Kabandera Ed. At magandang hapon. Stay safe, stay healthy, stay strong. Yan. God bless. Okay. Bandera! Meron kasi dyan dati mga alaga si Kabanderang Nol, mga kaibigan, sa bayan po ng Coron. Yung mga matang palaboy, pinapakainin ni Nol yan eh, inaalagaan yan eh. Ngayon siguro mga laki na yan. Anyway, alas 4:31 na po ng hapon, mga kaibigan. Magabalik pa rin po ang Bandera Reports Afternoon Edition, makalipas lang po ang ilang paalala. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Sa pagdiriwang ng ika-anim na anibersaryo ng Nature's Medic Center for Alternative Medicine, inihahandog ng Nature's Medic ang Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Pumili lamang ng 300 worth of Nature's Medic products or 500 worth of participating products para sa isang raffle ticket kung saan may chance kang manalo ng third prize, burner stove with oven, second prize, brand new laptop, at sa grand prize na 45-inch smart LED TV at 10 consolation prizes, or maging isa sa mga grand winners ng bawat branch na mananalo ng isang brand new Android phone. You want more? Yes! More winners dahil magkakaroon ng weekly draw bawat branch na may prize na 500 worth ng grocery items. So ano hinihintay nyo? Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Dito po sa Nature's Medic Rojas Branch, ang nanalo po sa ating weekly draw ay si Irene Jasmine na Maraming 3 Rojas Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Para po sa ating Nature's Medic, Quezon Branch, ang ating lucky weekly winner ay si Ma'am Anding Ladrosa ng Cabot, Quezon, Palawan. Ticket number 0738. Congratulations po at maraming pong salamat. Dito po sa ating Nature's Medic El Nino Branch, ang maswerte na nalo sa ringbook, ito ay si Josefina A. Gripo ng Barangay Villa Libertad. Ma'am Josefina, congratulations po at maraming salamat po. Dito sa Nature's Medic Abuan Branch Weekly Draw, ang maparad na nanalo ay si Edwin Espinosa, Barangay Alakalian, Taytay, Palawan.
Congratulations! Maraming salamat po. Morning everyone! Ngayon ay ang weekly raffle draw dito sa Nature's Medic Rio Tuwa. Ang nabunod po natin ay si Antonio Sinay from Barangay Ukayan, Batalasan, Palawan. Congratulations, Antonio Sinay. Ito sa Nature's Medic Rizal Brand, ang ating weekly winner ngayong araw ay si Ginyaris Ginilin ng Punta Baja, Rizal, Palawan. Ayan. Congratulations at maraming salamat po. Dito sa Nature's Medic Brooks Point Branch, ang nanalo ay si Roman Maripusa ng Barangay Aribungos. Congratulations and maraming salamat. Dito po sa Nature's Medic Nara Branch, from Weekly Grow, ang maswerteng mananalo ay si May Marisa M. De Los Reyes, address Poblacion Nara, Palawan, 67 sa Palawan City. Maraming salamat po and congratulations. Nature's Medic, San Vicente Branch, ang nanalo para sa Weekly Raffle Draw ay si Mary Rose S. Senyor, New Agutaya, San Vicente, Palawan. Congratulations and maraming salamat po. Mulay natin. Ang ating pong lucky winner. Lucky winner po natin ay si Moraisa Tihada ng Inugbong. Ayan, congratulations. Basta balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo, may kaganapan sa lipunan na dapat nating malaman. I-like at i-share lang ang mga balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalilimutang i-follow ang ating ikalawang Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabandera, Bing Bataga. Basta Radio, i-bandera mo! Naghahanap ka ba ng shipping lines na maaasahan sa pagdadala ng inyong cargoes? Moreta Shipping Lines Incorporated, ang nangungunang cargo shipping company sa Palawan na maaasahan. Ang mga barko ng Moreta ay bumabiyahe 3 beses sa isang linggo sa Palawan. Maaari kang magpadala sa Moreta Shipping Lines ng mga sumusunod: container cargo, refrigerated cargo, loose cargo, heavy lift cargo, mga sasakyan, at project cargoes kagaya ng steel bars, mga bakal, at marami pang iba. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. For increase, call 0917-844-2894. Moreta Shipping Lines. On time, all the time. Alam niyo ba na marami sa ating mga kababayan ang pinahihirapan ng sakit na diabetes? Alam niyo rin ba na tinatayang nasa 3.9 milyon na Pilipino ang nakakaranas ng sakit na ito? Kaya ikaw kaibigan, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Ugaliing uminom ng Nature's Medic Serpentina Capsule. Gawa sa organic na sangka, kaya siguradong mabisa. Nature's Medic Serpentina Capsule. Proteksyon laban sa diabetes. Nakakatulong upang mapababa ang inyong blood sugar level. Di lang yan, mainam din itong proteksyon mula sa sakit na cancer. Dahil sa antioxidant properties nito na panglaban sa mga free radicals na nagiging sanhi ng cancer. Nature's Medic, Nature's Medic Serpentina Capsule. Ang ating cure mula sa nature. Laganap ang dengue kahit saan at kahit kailan, pwede kang dapuan ito. Iwasan ang sakit na dala ng dengue. Gumamit ng Golden Incense Organic Incense Stick, ang insensong tumataboy sa lamok at iba pang insekto. Golden Incense Organic Incense Stick, gawa sa natural flower oil, hindi masakit sa ilong at hindi rin nakakahilo. Golden Incense Organic Incense Stick, the natural enemy of mosquitoes and flies. Available in lavender scent and green citrus scent. Exclusively distributed by Nature's Medic Center for Alternative Medicine. Balita ba at mainit ng usapin ang hanap niyo? Mga kabandera, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman.
I-like at i-share lang ang mga mainit na balita inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutan, i-follow ang ikalawa nating FB page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po yung kabandarang Ludy Bello, Basta Radio, i-bandera mo. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa, Basta Radyo, i-bandera mo. Pilipino, Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. 88.7 Radyo Bandera, iwamagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera Reports Afternoon Edition. Alright, balik po tayo mga kabandera. Alas 4:42 na po ng hapon. At gaya nga po ng ating po nababanggit kanina na wala na po makakapagpapigil pa no sa muli pong pagbubukas ng turismo sa lalawigan po ng Palawan. Ito po ang kinumpirma ni Governor Jose Chavez Alvarez, kung saan sinabi po nito na simula po October 1 o araw po ng bukas ay magbubukas na ang mga dinarayong lugar sa lalawigan tulad ng lamang ng bayan po ng Iligo. Ano niya, maliban sa Coron ay handa na ang lahat para tumanggap ng mga turista. Kinakailangan lamang po mga kaibigan na sumailalim ang mga ito sa PCR test o yung swab test at mapatunayang negatibo ang mga ito sa virus. Sakaling walang sintomas na maipakita ang mga ito ay hindi na rin kailangan pang sumailalim sa quarantine. Paalala naman itong dapat pa rin maipatupad ang minimum health standard upang matiyak na mailayo pa rin sa banta ng COVID-19 ang mga Palawenyo mga kaibigan. Ha? Meron po tayo dyang panayam kay Governor Alvarez. Ito po yung panayam ni Consul Aldi Damasco mga kaibigan. Okay na ba Steve? Ha? Na binabanggit po ni Gov Alvarez na handa na po yung bayan po ng Iligo para po tumanggap ng mga turista. So narito po ang bahagi ng pahayag ni Governor Jose Chavez Alvarez. Governor, tapusan na natin sa October 1. October 1? Unang-una doon sa El Nido. Ang Coron siguro pagpaliban natin ng konti. Hanggang sa San Vicente. Eh, ganun din. Minimum health protocols. Kung kailangan, siyempre yung mga sabik na sabik na talagang pumunta sa dagat, wala man problema sa kanila. Additional cost yung magpa-RT-PCR sa Manila. Within 72 hours, nag-RT-PCR ka, sakay ka sa aeroplano, okay yun.
Pagkatapos wala kang sintomas na pinakita nung dumating ka sa Palawan, eh hindi ka na dapat i-isolate. Tuloy ka na sa dagat, tuloy ka na doon sa resort mo. Pero doon sa resort, meron pa rin distancing. Maski sa kain doon, bawal pa rin yung buffet. Ang Boracay ngayon, bukas na. October 1, bukas na yung Boracay. Ang sinasabi ko, basta magpa-RT-PCR. Yung real-time polymerase chain reaction. Yan ibig sabihin ng RT-PCR. Hindi yung quick testing lang nila. Rapid test. Yung rapid test, ang daming false negative, false positive, kaya totoo. Nagkakamali tayo. Pero pinakamaganda talaga, yung RT-PCR. Governor. Bandera Reports, Afternoon Edition. Mga kaibigan, bahagi po ng pahayag ni Jose Chavez, ni Governor Jose Chavez Alvarez, no, na yun nga po, no, na handa na po yung bayan po ng El Nido sa pagtanggap po ng mga turista. So atin po mga kausap naman ngayong hapon, yung si Sir Arvin Acosta, yun pong tourism officer ng El Nido. Sir Arvin, magandang hapon. Si Ed Agara po sa Bandera Puerto Princesa. Sir Arvin. Magandang hapon po Sir Ed at magandang hapon sa lahat ng nakikinig. Apo. Sir Arvin, kumustahin lang po natin. Meron na po nga pronouncement si GovGCA kahapon na handa na po yung pagbubukas po ng bayan po ng El Nido para po sa turista. Ano na po ngayon, Sir Arvin, yung ginagawang paghahanda po ng inyong po munisipyo? Bago pa man ang ilang weeks bago ang itong opening, ay nagsimula na kayong coastal cleanup at nagsukat na rin kami ng mga isla para doon sa social distancing protocols. Nilagyan po ni doktor ng carrying capacity to memorandum order. At ito po, nire-ready namin yung checkpoint, yung QR coding sa aming website. So tomorrow po ay operation na siya. Okay. At yung team na magmamanage sa island, yung aming regular patrol, yun po ang hinahanda namin ngayon. Okay. So, Sir Arvin, yung po ating po mga accommodation, handa na po ba sila? O sila po ba ay tumatanggap na ng mga bookings sa ngayon? Hindi po lahat. Out of 300 accommodation establishment, 25 pa lang po ang may certificate of authority to operate. Ayun. Pero konti man, in-expect naman namin, hindi ganun karami. Kasi 60% po ng guests namin ay foreign guests. So, dahil wala nga tayo from outside Palawan, yung mga kukunting foreign guests lang ng stranded dito yung magiging customer natin. So, tama lang po ang number na 25. Mm-mm. At baka madagdagan, maging 27 po. Oho, at pwede po ito, Sir Arvin, kung talaga pong dumagsa yung mga turista, ay pwede po madagdagan? Opo. Okay. Kasi po hesitant din po mag-apply yung iba kasi baka mas malaki pa ang operational expenses nila sa dami ng tutuloy. So, tama lang ito na 25 para hindi naman sila magkocompete sa konting turista pa lang. Oo nga po, kasi kailangan pa rin po ipatupad, Sir Arvin, yung minimum health protocol tulad na lang po ng 50% capacity ng isa pong accommodation. Opo, yun nga po yung kinoconsider din ng ibang mga accommodation establishments dahil bawas ng 50%. So, sulit ba yung papasok na guest sa kanila? Yun na nga po, opo. At hindi nila ma-maximize yung dami. Oho, gaya po ngayon, Sir Arvin, ngayon po nga new normal yung status po natin. Ano po yung atin po na-expect ng mga, sa atin po mga turista, Sir Arvin? In-expect po in terms of what? Sir? Ano po in-expect na dami? Opo, Sir Arvin, ngayon po nga new normal po, ano ang status po natin. Eh, ano po yung ating po mga expect? Marami ba o kukunti na muna sa ngayon? Dahil Palawan-wide po, kukunti lang po ang ini-expect namin dami ng turista. Mm-mm. Okay. Eh, base po sa datos, siguro mga 10 maximum na. Yun, okay. Tsaka yung pandemic ngayon, hindi lahat ay may kakayanan pang mag-travel. So, maliit lang po ang expect namin bilang ng mga turista. Opo. Sir Arvin, ito pong mga halimbawa, galing po ako ng Manila, no, pupunta po ako ng Palawan at tutuloy pa ako sa El Nido. Kailangan pa bang magpa-schedule sa bayan po ng El Nido, Sir Arvin?
Sa ngayon po, ang executive order po ay Palawan lang po ang pwedeng pumunta dito sa El Nido. Ah, okay. So, yung mga galing po naman nila... So, antay muna siya ng phase 2 po. Okay, so yung mga galing po naman nila, Sir Arvin, hindi muna pa pwede. So, ito po yung ating po mga local tourists lang po yung pinapayagan sa Palawan. Apo, apo. Ayun, okay. So, Sir Arvin... Yan po yung tawag natin phase 1. Opo, phase 1. So, meron tayong phase 2. Antay natin yung phase 2 po, apo. Opo. Okay, so Sir Arvin, ngayon po, since na tayo po ay tatanggap na ng mga bisita po natin sa El Nido, no? Paano po Sir Arvin, ano na po, maliban po sa ating mga ginagawang paghahanda, ano ba po yung mga pwede pong gawin, no, ng LGU El Nido? El Nido? Doon sa actual na pagdating na ng mga turista. Opo, opo, Sir Arvin. Ito po yung actual na island management, yung pag-implement po ng carrying capacity. Hindi lang po carrying capacity at health protocols, yung environmental laws natin ay i-implement din natin. So, no plastic pa rin po ang El Nido. So, i-contest kit mo yan kung may mga dala kayong plastic bottles papuntang island. So, ganun pa rin. So, nagdagdag lang po yung health protocols. So, yung require yung 50% na capacity ng boat at mga pinapatupad na health protocols ng health office. Apo. Pero Sir Arvin, yung lahat po ba ng beaches dyan po sa El Nido ay bukas po sa ngayon o sa araw po ng bukas? Sa ngayon po, yung Small Lagoon Premium at Big Lagoon Premium ay may resolution pa ang Pambina, pansamantala munang kaka-close. So, ito yung under negotiation po, kung kailan magde-decide yung pag binabuksan. So, pero the rest po ay okay naman. Opo. So, medyo, ano pa rin po Sir Arvin, limitado pa rin po yung ating po mga island hopping. Opo, opo. Alright, okay. At may bagong patakaran pala. Hindi na po pwede na magsaserve ng pagkain yung mga bangka at travel and tours. So, ito po ay kanya-kanyang dala na ng pagkain. Yun, okay. Oo, so kanya-kanyang dala na rin ang snorkel kasi para ma-minimize po yung contact. Opo, kasi hindi na po pwede mag-cater, no? Anyway, okay. Maraming salamat po Sir Arvin Acosta. Unless po na meron po kayong nais iparating o ipinawagan sa ating pong mga kababayan dito po sa lalawig ng Palawan, go ahead po Sir Arvin. Yun lang po. Pwede na po kayong pumunta mga Palawan. Dito, maliban lang kung nandiyan kayo sa Coron, Kuyo, yun lang po yung exemption pa muna. Maliban lang kung gumanda na po ang takbo ng ating health situation dyan. Basta lang po, sundin natin kung anong patakaran na napatupad ng LGU, ng El Nido para ligtas po kayo at kami rin na naninirahan dito sa El Nido. Alright. So, ang ano po, kung gusto niyo pong pumunta ng isla ay the day before, kailangan magpa-reserve na through sa accredited na licensed travel operator. Alright, okay. Maraming salamat po sa inyo, Sir Arvin Acosta, at magandang hapon po sa inyo, Sir. Okay, maraming salamat din po at magandang hapon po. Bandera Reports, Afternoon Edition. Mga kabandera, si Sir Arvin Acosta, yung pong tourism officer ng bayan po ng El Nido. Si Kaedong Abuan, mukhang nagmamadali na. Alas 4:53 na po ng hapon, mga kaibigan. At yan na po ang naging kabuuan ng ating po mga balita ngayon pong araw ng Webes. Ika-3 po sa buwan po ng Setyembre taong 2020. Sa pangalan pa rin po ng buong puwersa ng Radyo Bandera Philippines Incorporated, ako naman po ang inyong lingkod, Ed Agarap. Samantala, susunod naman ang Alerto 38 at inyo po dyan makakasama yung ating pong Smile Station Manager, Kabandera Nudy Bello. Maraming salamat. Magandang hapon. Bandera Reports After 88.7 Radio Bandera.